Tumayo po ang lahat para sa Reyna Shelley. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan. Alleluia. Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayain ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Cora Paroko, Reverend Father Douglas Dibado. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin ang puon nating mahabagin. Bayan isayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa nananalig, ikaw ay buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga ipinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kasaganaang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umapo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon,
Lumalago at lumalaganap ang salita ng Diyos. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik buhat sa Jerusalem nang maganap na nila ang kanilang tungkulin. At isinama si Juan na tinatawag nilang Marcos. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguri ang Negro, Lucio na taga Sirene, Saulo at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. Kaya't bumaba sa Selusya sina Bernabe at Saulo, na sinugo ng Espiritu Santo, at buhat do'y naglayag patungong Chipre. Nang dumating sila sa Salamina, ipinayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Judyo roon. Kasama nila si Juan Marcos bilang katulong. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Tayo pong lahat. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat. Ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Tugon. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, malakas na sinabi ni Jesus, "Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan nino man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang ipinhayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag.
at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang maga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Maganda po itong mga salita na ibinigay sa atin bilang sagot din kung sakaling tayo po ay nakakapag-isip o may mga tanong sa ating isipan na tayo ba ay kayang parusahan ng Diyos sa nangyayari sa buhay natin? Tayo ba ay pinababayaan ng Diyos sa mga nararanasan nating paghihirap? Dito sa karanasan natin, dito sa ating parokya, no? Tatlong beses, magkakasunod, may mga nasunugan, nasusunog ang mga lugar. Bakit ba nagkakasunog? Ito ba ay parusa ng Diyos? Ito ba ay nagiging pabaya ba ang Diyos dahil sa ating mga ginagawa? Malinaw po dito, no, na si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan, si Jesus ay naparito hindi para tayo husgahan o hatulan agad-agad, no, sa ating mga yung sa ating ginagawang pamumuhay habang tayo ay nasa mundong ito. Bakit tayo nagkasakit? Ito ba ay parusa pa rin ng Diyos? Sana po maging malinaw, no, sa ating napakinggan na mabuting balita na hindi tayo hahatulan ng Diyos. Ang mga nangyayari sa buhay natin ay kadalasan yan ay bunga ng katigasan ng mga puso natin. Kasi narinig na natin, no, sabi nga dito, narinig na ninyo ang salita pero ayaw ninyong pakinggan. Narinig na ninyo ang salita pero ayaw ninyong tanggapin. So, kapag ganito, tayo mismo, tayo na nagdidesisyon sa kung ano ang buhay na gusto natin. Ito, yung mga nangyayari ngayon, marahil ay mga resulta lamang ng ating mga kapabayaan. Resulta ng ating katigasan ng puso. Ang tanging hangad ni Jesus ay ang tayo ay maligtas. Narinig na natin ito. Ay pinapahayag. Nakabukas sa mga trompa sa paligid ng simbahan. Narinig na ng mga tao ito. Pag napapadaan dyan sa harapan ng simbahan, pag tayo nagmimisa, naririnig ng mga nakapark, naririnig ng lahat ng naglalakad, pero sadyang mas pinipili natin ang dedmahin ang mga salita ni Jesus. Pero kahit ganon, no? Kahit ganon ang ginagawa natin kay Jesus, hindi pa rin ito dahilan para tayo parusahan ng Diyos. Malinaw po ba? Hindi nagpaparusa ang Diyos. Lagi nga siyang magbibigay ng pagkakataon. Lagi pa rin mayroong pag-asa sa bawat desisyon na ginagawa natin. Kung magkamali man tayo, kinabukasan ay panibagong araw, panibagong pag-asa ang kanyang ipagkakaloob sa atin. Ayun lang, no? Sana mas makita natin yung bahaging ito. Hindi magiging kabawasan at hindi, no, kawalan kay Jesus yung hindi natin siya tanggapin. Malaking kawalan sa buhay natin kapag tayo ay patuloy na nagmamatigas na hindi siya kilalanin o hindi siya tanggapin. Amen? Tumayo po ang lahat. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo ay mamatay. Nilalang niya tayo upang mabuhay. Subalit pinili natin ang kamatayan. Muli tayong pinagkakalooban ng buhay ni Kristong ating manunubos. Kaya lumapit tayo sa ating Ama sa pamamagitan niya. Ang ating itutugon, Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag.
Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang Santo Papa at mga obispo naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway tularan ang habag at kabutihan ni Jesus sa pangangalaga sa kanyang pinakaabang kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga mamamayan na may hirap na bansa naway maakit na lumapit kay Jesus na naging isang dukha para sa ating kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga may mabibigat na pasanin sa buhay naway makadama ng katangi-tanging pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pagmamalasakit na nagmumula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon naway itaas sa walang hanggang kaligayahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, lumakad nawa kami sa iyong liwanag. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapatid, upang paghahain natin ang kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesihas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan,
Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rosalie na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon
sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapahalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan
na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hangga. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po.